up sa inyo mga kalanders. For today's video, gagawa po tayo ng empanada. By the way, ako nga po pala si Kent, ang inyong taga-voiceover dahil tayo magbablog takeover. So ayun na nga, nilalagay na po ni Mama ang harina. By the way mga kalanders, lahat po ng sukat ng ingredients ay ilalagay na lang ni Papa sa description box. Nilagyan ng asin at asukal. At syempre, hindi mawawala ang lard pampaalsa. So ayun mga kalanders, pagtapos nating lagyan ng asin, asukal at lard, haluin na po natin ng maigi. After na 10 araw na paghahalo, lagyan na po natin ng tubig kanal. Dapat po 2 timba ang ilalagay ninyo para po saktong-sakto ang timpla. Haluin ulit hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating texture. Ayan po yung palaging sinasabi ni Landers. Ginaya ko lang. Ha 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 ha. Ayan na, minasa-masa na ang kanyang monay. Mga kalanders, sa pagmamasa, kailangan po masahin maigi. Para po kumapit ang ingredients kasi po yan ang magsisilbing lasa ng ating empanada. After po natin maghalo, lalagyan po natin ang harina ang plastic na ating pagpapatungan. Diyan po tayo mamaya magmamasa ng dough. Siya nga po pala mga kalanders, sa mga nagtatanong bakit ako yung nagbo-voice over, mahihain po kasi yung papa ko eh. Ayan, hihiwain po natin siya ng maliliit, tapos mamaya po bibilugin natin. Pagkatapos nating hiwain, voila, nabilog na natin at gagamitan na natin ang rolling pin. Ayan mga kalanders, habang pinipisa siya ng rolling pin, dapat maganda yung pagkakabilog nyo. Tapos, hindi rin masyadong makapal, hindi masyadong manipis para mamaya pagpapalamanan na, sakto lang yung sukat ng empanada. Ayan na po, nilagyan na po ni Yang Yang ng palaman. Kapirasong ham at malaking cheese, tapos nilagyan ulit ng ham. Then, pipisain na po gamit ang molder. Tapos, tanggalin nyo po yung tira. At pagkatapos nyo pong tanggalin ng tira, voila, ayan ang itsura ng ating empanada. Nagmasa ulit ng isa pa. Kailangan maganda yung pagkakabilog. Para pag kinagat nyo siya mamaya pagkaluto, hindi siya ganong katigas. Ipatong sa molder. Tapos lagyan ng palaman. Ang ham, tapos cheese. Then iipitin, tanggalin ng sobra. Ayan na ang ating empanadang isa pa. Pero charis lang po yun mga kalanders dahil marami na po talaga kaming nagawa. Dumako naman tayo sa pagpiprito mga kalanders. Nagpainit po kami ng kawali, tapos nilagyan namin ng mantika hanggang sa uminit at yan, iprito na ang empanada. Kailangan po mga kalanders, deep fry siya para balance yung pagkakaluto niya. At ayun na, prituhin hanggang sa maging golden brown. Kapag napansin yung luto na, pwede nyo na po siyang hanguin. Kailangan po mga kalanders, ganyan yung kulay niya. Pangit po kasi kapag nasunog, maglalasang mapait. After po naming hanguin, lalagay na po namin siya sa plating. Voila! Ayan ang empanada ni Yang Yang. Tignan po natin ang loob kung naluto siya. Mmm! Yummy! Kurt the Videographer, i-montage mo na yan. That's it. Bye-bye.